Ayan, mga kapalakaan. So, it's date night time. Naka-dim light mo kami. Oh, kamusta naman ang... ang taray ng suot. Oh, nakasuot talaga siya. Hindi ko siya prepared. Hello, mga kapalakaan. So, today... is Monday nga ba or Tuesday, actually hindi ko talaga alam, check muna natin sa phone ko, no? Para sigurado tayo, today is Tuesday. Yes, kita nyo ba? Ay nako, ayun. Pero yeah, it's Tuesday and magba-vlog tayo. Meron naman tayo naisip ng mga bagong pakulo at napakasimple lang ang aking naisip. Today magde-date kami ni JJ. Charot! So, yun yung naisip ko. Mag-steak kami, tsaka magpa-pasta. Steak night, pasta night, and wine night. Kasi ang tagal-tagal na rin namin hindi lumalabas. It's been, you know, 3 weeks, mag-4 weeks na nakaburo lang kami dito sa bahay. So, bakit hindi natin, di ba, gawing makabuluhan itong quarantine time together? At the same time, syempre, para naman may maipangpaandar tayo. But of course, itong vlog na to, magiging mabait tayo. Behave lang tayo. Hindi natin aasarin ang hari ng mga palaka para maging ano siya, in good mood siya all throughout the vlog, di ba? Mabait lang tayo, ganun yung gagawin natin. So, itong entire vlog na to, ibang RR yung makikita ninyo, mabait na RR. Charot! So yeah, ang first natin gagawin is, pupunta ako ng kitchen kasi ako yung magluluto ng pasta and then si JJ, siya ang magluluto ng steak. So ipapakita ko sa inyo kung paano ba magluto ng pasta, ng masarap na pasta. Pero syempre, may mga sikreto akong hindi papakita. Kasi, secret lang yun. Kumagawa ko ano yung mga nilalagay ko sa pasta ko para maging masarap siya, hindi ko nasasabihin sa inyo. I'm sorry mga kapalakaan, okay? So, ano, let's go! FYI, hindi ako nakahubad kanina. Ito ang ating outfit. Ayan. So, hindi ko tayo nakahubad. Medyo mukha lang siya nakahubad kasi vlog ni Kita. But yeah, ito pong outfit natin kasi na, di ba, meron tayong date night. So, kailangan naka-outfit. Para kunyari, talagang lalabas ka for a date. So, ayan. Gagawin natin ngayon is pasta de trupe. Charot. Hindi ko alam kung anong tawag sa pasta na to. Basta pasta. And request by the Hari ng Palaka. So, syempre, request ng Hari ng mga Palaka is spicy pasta. So, yun ang gagawin natin. And syempre, ito yung madalas gamitin naman para sa mga instant pasta. Ang spicy tuna. Sobrang sarap ng pasta ko kasi meron akong ingredients na nilalagay na secret at hindi ko i-share sa inyo. Sikreto ito ng mga Italiano bakit ang mga pasta nila sobrang sarap. Ito yung pinagpuluan ng pasta. So may nilagay na ako dyan at hindi ko pinakita syempre. Alam nyo, number one, secret sa isang pasta, para hindi siya magmukhang dry, dapat yung pinagkuluan ng pasta, ihalo ninyo ng konti dun sa pasta, yung water niya. Syempre, hindi lang water kasi yung nakalagay dun, meron siyang mga halo, na yun nga yung sabi ko na secret na hindi ko pwedeng i-share. Basta yung itong simple water na ito, yun lang yung kaya ko i-share sa inyo. Lagyan ninyo ng water yung pasta ninyo. Halu-haluin! Palambutin na lang natin ng konti, pero huwag naman sobrang lambot. Ow! Ow! So ngayon, gumawa na tayo ng pasta sauce. Kailangan medyo marami yung oil natin. Yung olive oil yung gamit natin. Actually, ang problema sa akin, as a chef, hindi talaga ako nagaano eh. Di ba yung mga chef, meron silang mga sumusukat. Doon ako madalas sa papagayot ng JJ na. Pinapalo ko yung mga ingredients, pero minsan nagdadagdag ako. Kasi I think, once alam mo na, hindi man ako chef, pero mahilig talaga akong magluto at mag-invento ng mga kung ano-ano. Hindi ako magaling, but I think medyo masarap talaga ako magluto. So yun, kung alam mo na yung mga technique, kahit anong klase mga pagkain, mapaghahalo-halo mo na, kahit anong klase mga ingredients, basta it's always according to your taste. Huwag naman syempre yung panlasa na kadiri yung lasa, di ba? So yan, initin na natin ito. Then, susutay na natin yung garlic and tomato na sobrang dami kasi dapat madami rin ang tomato ko. Voila! This is the pasta! Ay, nako!
masyadong gamit dito sa condo kasi lalaki ang may-ari ng condo. So, hindi siya hoarder katulad ko. Parang good for one or two person na talaga yung mga gamit. Sobrang bilis lang magluto ng pasta. So, nilagay na natin ang tomato. Tomato? Tomato. Yan, yan. Kita nyo ba? Yan, nilagay na natin. Oh my gosh, I hate it. Nagpupa, nagpupa. So, ilalagay natin ang century tuna na spicy drink. So, tapos na yung niluto natin. This is the pasta. And, talo ko na siya dito. Palalagyan. Ha? So it's the frog's turn to cook the steak. Lagyan natin ng cheese, parmesan, or parmesan cheese. Sobrang simple lang naman. Lagyan natin siya dito. So ngayon, ang magpe-prepare naman ng steak is the hari ng mga kapalakaan. Kaya po nasa likod ko na sobrang prepared na prepared. Habang ako'y bis na bis, siya para nakapatulog lang. Ayaw niya daw kasing bumaho. Mainit daw habang nagluluto. Kaya mamaya na daw siya magbibihis. So hindi natin siya kakontrahin sa ganong gusto niya. Pwede ba sa 8 daw hindi? Sa 8? Oo, oh, pwede. Basta wag lang sobrang ano. Huh? Okay. Yeah, basta wag. Oo. Oh. Thank you, Meats and Company. Oh my gosh! Ang laki ng steak! It's only 5,000 pesos for 3 steak na. Oh, di ba, bongga? I'm so excited to try this! Ang ating chef. Chef steak. Chef. So, yeah. Oh my gosh, there's still blood. I love it. I love it when you call me senorita. Turn it over using a wide spatula so it doesn't break apart. Broiling cooks food quickly, so start checking for doneness a couple of minutes after turning over the food. To do this, insert an instant read thermometer into the side of the meat, avoiding any bone. Steaks are medium to medium rare at 145 degrees Fahrenheit, and they'll be well done at 160. Okay, so we cannot perfect the steak because alam niyo naman, wala naman kaming pang grill talaga. So, maru-maru yung the stove natin. Doesn't get hot enough. And then the stove doesn't get hot enough. Then even the oven. So, hindi na lang mahal ang steak at malambot talaga siya at masarap talaga siya. Kasi natikmak ko na dito, ito. So, kahit anong klaseng luto, perfect pa rin siya. At dahil ko ang luto, perfect pa rin siya. Check! Alright, steak time! Let it sit for like 10 minutes. 5 minutes na lang pala. Uy! Bakit meron ba na? Color? Ano ba dapat ang color? It's supposed to be crispy. And that's a... What? Ayan, mga kapalakaan! So, it's date night time. Naka-dim light mo kami. Oh, kamusta naman ang... Oh, ang taray ng suot. Oh, nakasubos talaga siya. Hindi ko siya prepared. Oh, bongga! So yeah, dim light muna tayo, no? Sana maganda ang kakaano ito sa video. Pero pakita ko muna sa inyo ang pag may ilaw. So, ayan, medyo... Ay, parang may pa-wine! Pasensya na pala kaya wala kaming glass wine. Beer, glass lang talaga ang meron kami. Kasi syempre po, lalaki ang may-ari ng condo. So, hindi ko siya maarte. Ayaw niya maraming echeburetchet. So, yeah! Let's go! Let's have a date muna. Date muna kami ni Palaka, no? What can you say, darling, about your steak? Is it good? Dahil na natin sa A1. Buti na lang may A1. Kahit ano pang lasa nito, dahil ako nagluto ng pasta at siya nagluto ng steak, it's still, ano, appreciated. So, cheers, darling, for our quarantine life.
can you say, oh yeah, we didn't pray. Thank you, Lord, for this food and for our blessings. Thank you, Lord, for our blessings. Even though we are in quarantine life, we are still grateful and feeling blessed that we get to spend time together and get to know you, dear God, even more. Thank you, Father God, for everything. Thank you, Lord, for this food and for our blessings. Thank you, Jesus. Amen! So, wala rin kaming kuchilyo. Bread knife po. Meron ba? Meron pala. How big? Ah, ito. It's thank you, Meats, ano? Meats and Company, no? It's good. It's good. It's really hot. Oh, yeah. It's just not hot, pero it's masarap. Well, the outside has to be crispy. But it's cold, it's not good. Maybe it's still good. I like it. Kasi sa mga ganun ko yung parang sobrang well done. I never ordered well done steak. It's always medium rare. Good combo with it. Yeah, good combo. Let's turn it on. So maybe while eating, maybe we could discuss about, you know, what's happening right now. So what can you say about, you know, what's happening on earth right now? Chat on earth? The whole world. What's your insight? May bilaksan mo para rin yung bilak. Malakas. It is. You know, what do you think? Why is happening, the coronavirus thing? Honestly, not to sound like a conspiracy theorist or anything, but I think God allowed this to happen because of the things to come that's in the Bible. This is the start of it. Yeah, everything is in the Bible, right? And I think God used this coronavirus to allow us to get us away from our routine that keeps us away from Him. Being busy with work, making money, and you know, whatever that keeps you busy, and now we're home. And be able to spend time with God, pray, talk about Him with our families, because now our only hope is God. We have no one else to turn to. So this is I think God uses to bring us back to Him, because He noticed that the world is really going the wrong direction. And if you don't have God in your life, you don't understand the message of the saving grace of Jesus Christ and what He did on the cross, then this scares you. I really think what's to come is going to scare you even more. But with Him, if you know that you're with Christ and you know that your relationship with Him and that you accepted Him as your Lord and Savior and you repent of your sins, then no matter what happens, you know you're with Him, and that's the sort of comfort you can find in Jesus. I agree with that. You know, I do appreciate this quarantine life because I think mas lalo kami napalapit kay God. Kasi as a Christian, we've been Christian for like 8 years na rin, no? 8 years? 2011. So yeah. Oh, almost 9 years. Another 9 years na rin. And you know, being a Christian, it's not easy. You will never be perfect. Kasi akala ng iba magiging perfect ka talaga. So, sometimes there's a moment na parang napapasway ka, ganyan. But at the end of the day, ang kagandahan niyan, si God talagang hinihila ka niya pabalik sa kanya. And I appreciate this time kasi nga mas feeling ko mas napapalapit ulit kami kay Jesus ngayon. Wala kami ginawa ng nito kundi manood ng mga about Jesus, about the Bible. It's scary kung ano man yung nangyayari ngayon sa mundo, especially the coronavirus, of course. But I always believe that God is in control. So if it's your time to die, then wala ka talaga magagawa. Ibig sabihin hanggang doon lang talaga yung inilaw ni God na buhay para sa iyo. But I think since eto pa tayo, nakakapag-vlog pa tayo, humihinga pa tayo, it's the best time to use this time para to share God's words. Eto nga yung sinabi ni JJ kanina, nakapag-share siya and ako rin. So I think it's really good na i-share natin kung what's really important ba. And I think the most important thing na pwede mong gawin is to really humble yourself and make friends with God again. Have a deep relationship with Him. Get to know Him. Because it's cooked, it's good, but it's just not cooked right. Oh my gosh, I like it.
Thank you, Mitch and Company. If you want to order, I will put his contact number para i-contact mo siya. At sarap din sobra ng pasta ko. How's my pasta? Perfect match. Oh my God, oh my God. You don't have a grater, so okay lang yun. It's not bad. It's not, it doesn't get hot. Yeah. Kasi kung steak ka lang, high heat. Sarap at sarap din tama. Tagal kung hindi lang kaya ng steak, ah, mga ilang weeks. Okay, wait. JJ was asking me if I'm sure I'm going to post this palaw. Babe, I know there's a lot of people na nagugutom and hindi kumakain right now. But, you know, we don't eat steak every day. And we know in our heart na tumulong tayo sa ibang tao. We just don't post it, pero we help them. So I think, hindi naman masama na bigyan din natin ng, alam mo yun, ng konting, ang tawag ko? Pabuya. Ah, reward yung sarili natin. We help din naman eh. So, di ba? Ako, nagpagkatrabaho ko ng maayos. Everyday, pagod na pagod ako as an online seller. So, I think we deserve to reward ourselves for as long as alam natin na tumutulong tayo. We help. We just don't, you know, brag it and we don't post it. Pero ngayon, ayan, sinabi na namin kasi we ask. So, don't feel guilty. Perfect yung pagkakalagay ng salt and pepper. Next time, I'll see you. Try and do it. Pero kung hindi uminom. Why do you get the anak? Nataba. Sarap rin ah. Sumpa. Na. Hindi ko talaga kaya gumugus ng steak. Tigil ko rin yung pagpapanggap ko. Hindi talaga ako umiinom na. So, inom tayo ng ano. So, paano mga kapalakaan? I hope na medyo nag-enjoy kayo sa simple vlog namin and sa konting shinare namin. And let's keep praying for each and everyone. Pray for the world. Pray for unity.